Hi guys, itong video na to ay tuturo ko sa inyo paano po i-cash out yung pera natin or yung cryptocurrency natin sa Binance papunta po sa ating Gcash. So ito po ay fully step by step kung paano yung gagawin nyo, kung ano yung mga dapat yung ilipat muna bago kayo makapag-cash out po from Binance papunta po sa ating Gcash. So kung gusto mo, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo. Ito po ay tutorial 100% step by step yung pagtuturo natin. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading and investment. Kung gusto mo yung magandang klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. Share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, huwag na natin patagalin. Let's go! Okay guys, para makuha natin or para marapol po natin yung promo, kailangan po ay maabot po niya yung 1,000 likes po itong video na to bago natin i-start na i-raffle po yung ating promo. So guys, marami po nagre-request kung paano daw sila mag-cash out po dito sa Binance papunta po sa kanilang Gcash. Kaya ito guys, itong video na to ay sundan nyo para makita nyo yung step by step na gagawin natin. So halimbawa, meron na po kayong kita sa inyong cryptocurrency or meron kayong nailagay dito at gusto nyo na pong maging cash. Okay, so ang magandang paraan dyan, pwede na po natin gamitin yung Gcash. Yan po yung the best way para makapag-cash out po tayo dito. From Gcash naman, syempre, pwede na natin i-transfer sa mga pwedeng nagka-cash out ng Gcash o kaya pwede rin po sa ating bank mismo. Diretso na yon, pwede na yon. So ngayon, nandito na tayo sa ating Binance account. Ang gagawin muna natin para may transfer po, para may cash out po natin sa Gcash, una po ay pwede nating i-transfer. Click muna natin tong transfer dito. So from fiat na spot, okay, ta-transfer po muna natin yan sa funding. Dapat mapunta po muna yung ating USDT or any cryptocurrency, pwede naman eh. So, pili tayo, click nyo dito, then click nyo lang po yung USDT, okay, or any cryptocurrency, pwede natin i-cash out. Okay? Kahit di nyo na ko i-convert. Pero mas maganda yung ginagamit ko minsan, USDT kasi yung price niya is stable. So, magka-cash out tayo ng $400. Okay? Then, confirm mo lang. At mapupunta na po siya doon sa funding bago po natin kasi siya mailagay sa P2P or peer-to-peer transaction. Ngayon, i-verify na natin kung nandun sa funding na siya. Dito, click natin and then check natin dito sa funding wallet kung na-transfer na po yung $400 or 400 USDT or 20,000 yan kung 50 ngayon. So, nagbabago naman kasi. So, dapat i-check mo nyo lagi kung magkano po yung alam nyo. So, nandito na siya, $400. Alright, or 400 USDT. So ngayon, gagawin natin is pupunta na tayo sa P2P. Maraming paraan paano mapunta sa P2P. Pero dito, pwede na natin gawitin to. So dito sa Buy Crypto, then click nyo lang po yung P2P. So inilagay ko na po muna yung aking Gcash na po doon sa P2P. Okay, sa aking details. Kaya mas mabilis. So may instruction dito guys. How do I buy crypto or how do I sell crypto? So pwede na po dyan. So ang gagawin lang natin is, so yan ay kwan yan sa CFT fiat. So dito, gagawin natin is ibebenta natin yung ating cryptocurrency. Click natin yung sell, okay, para makash out natin. Then papalitan natin yung CNY ng peso or PHP. So yan lang yung mga gagawin nyo, hindi nyo, wala nang iba. Madali lang siya. Okay, so dito ay hahanapin natin yung mga seller. So mahal ngayon, 51 ngayon, pag binenta pala natin yung ating USDT. So, dati 49, 47, pero ngayon, okay, 51. Medyo mas mahal. Maganda magbenta ngayon. So, dito, hahanap tayo ng sakto dun sa 20,000. So, eto, meron ako nakikita, 15,000 to 300,000. Okay, pwede po siya. Okay, available, pwede siyang bumili ng ganyang price. So, ang gagawin natin ngayon is, click-click natin tong sell US. Kaya lang, Union Bank. Gusto ko ay Gcash. Ayan pala yung dapat nyo i-check. So, check natin kung saan yung... Okay, so dapat po ang payments ay Gcash para mas madaling hanapin. Okay, hanap tayo na ang tinatanggap niya ay Gcash. So, eto meron. Okay, so Gcash, trusted exchange, from 10,000 to 27,000. Sakto yung ating
ay kukonvert natin, bebenta natin yung ating USDT ng 51. Okay? So, dito ilalagay lang natin. I want to sell magkano? So, lahat na ilalagay ko 400. So, magiging 20,400 po yan. Payment ay GCash. So, papakita ko sa inyo para makita nyo kung paano yung proseso. Basic lang naman to guys. So, gagawin ko ay sell USDT. Yan. At dito guys, makikita nyo na po yung ating transaction. Okay? ADB amount insufficient. So, ikaw natin. So, yung kaninang seller ay wala na siyang pera. So, kinik ko yung sell USDT. Ito na po yung lumabas. So, titingnan natin kung darating siya sa ating account. So, makikita nyo dito guys. So, ito yung information niya, 51, 50.98 yung pagbili niya sa akin. Kaya medyo mas mababa siya ng 8 pesos yung kanina. So, hihintayin natin dito. Okay, so merong nakalagay dyan, pero automatic default naman yan. So, hihintayin natin dito sa ating GCash. Papakita natin kung dumating na siya. And then, kapag okay na, i-release na natin yung ating cryptocurrency sa kanya. So, hanggang ngayon ay wala pa siya. So, wait natin. So, guys, as you can see, for wala pa siyang 1 minute, seconds lang siya, dumating na yung ating mismong crypto. So, ang gagawin ko na ngayon is, i-re-release ko na siya. I-re-release ko na. Nakita ko naman. Okay, so, wala, hindi ko na kailangan kuhan. Okay na yan. Okay, so, ang gagawin ko lang is, click ko to. Payment receive. Kung hindi nyo na-receive, pwede kayong mag-appeal. So, ang gagawin ko lang is, click ko na itong payment receive. I confirm, then confirm release. Yan, so, kukunin ko lang yung code ko. So, meron tayong code para doon sa ating security. Yan. So, yung ating transactions, guys, ay okay na. So, dumating na. Ganun lang kadali mag-cash out ng ating pera. Okay? So, pwede na natin yung cryptocurrency natin, pwede na siyang pera. Nandito na sa ating GCash. Ganun lang kadali, guys. Okay, wala nang masyadong mahirap. Dati kasi, kukunti lang yung mga seller at saka buyer dito sa P2P ng Binance. Kaya mahirap mag-cash out. So, hihintayin mo pa na mayroong bibili ng cryptocurrency mo. Pero ngayon, sobrang dami na. Kung bibilangin nyo po guys yung mga bumibili, sobrang dami. Yung mga nagbebenta, marami din. Okay? So, hindi na, sabi ko nga, wala pang 1 minute, naging pera na yung cryptocurrency mo. So, ganun na po kadali ngayon. Okay? Sa pito, sa selling, ganun din, babaliktarin nyo lang po yung proseso. Kung gusto nyo pong magbenta naman ng, or bibili kayo ng cryptocurrency, so, dapat nakalagay lang po dito yung buy. Ang alang, dito po sa, kung kayo bibili, kayo po muna yung magpapadala ng GCash nyo, kung GCash yung gagamitin nyo. Pero don't worry, okay naman yan. Mabilis na po yung ating transactions ngayon. Hindi na katulad dati. Okay, so ito updated na po siya ng 2022. Kung ano yung nakita nyo, ganun lang po yung ganong proseso para magkaroon po kayo ng, or paano nyo i-cash out yung pera nyo from Binance, o paano naman po mag-cash in gamit din po yung Binance. Napakadali lang, simple. Okay, ilang button lang yung ginawa natin, pinil up natin yung, parang tatlo lang yung steps na ginawa natin, nakapag-cash out na po tayo dito po sa Binance. So, if you have questions guys, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box at pwede nating sagutin yung mga concern nyo about sa Binance. Okay, so once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.